Ngayon po ay pwedeng-pwede na po kayo magtanong. So, pwede po ninyong i-chat o kaya ay ilagay po dito sa Q&A na part ng ating Zoom o kaya naman ay sa Facebook. Okay. Sige po. Meron po tayong nakuhang tanong. Okay. Sige. Okay, so habang tinitingnan po natin yung mga katanungan dito, gusto ko lang pong batiin, tayo po ay may mga nanonood po sa atin from Luzon, Visayas, and Mindanao. Hello po! So, hindi lamang mga CSO sa POs ang kasama po natin. Meron din tayo from the Academe. Hello po kay Doc Susan from Cavite State University. So, marami na po tayong mga at sa Dampa. Ayan, nandyan po kayo. Okay, so meron pong katanungan at si Sir Darlito, Engineer Darlito, nandito din po. Hello. Ang kanya pong katanungan, is there a format for the proposed proposal at kailan po ang deadline nito? Hi Darlito, napakaganda ng iyong katanungan, no? Syempre para sa kaalaman ng lahat, nagkaroon kami ng announcement sa both sa website ng CDP at sa FB page noong July 1, no? At doon, kapag ka pumunta kayo sa aming website at sa FB page, makikita niyo doon na nando na mismo ang format nang tinatawag natin, ayaw natin tawagin proposal, no? Pero expression of interest. Meron dong nakabaybay na format na inyong susundin. Hindi po siya mahirap. Kayang-kaya po ng bawat isa na kumbaga sagutin ang bawat bahagi noon. At ang deadline po, August 1. So, ilan na lang ang ano? Ilang araw na lang, mabilis ang araw na tumatakbo, kaya medyo kailangan nating bilisan ang ating pagmumuni-muni ng ating mga ideya o iniisip nating solusyon sa problema ng ating mga komunidad. So, ayun, Darlito. Thank you po, Miss Lou. Ganon din po ang katanungan ni Ma'am Luisa kanina po, no? So, nabanggit ay merong format para sa ating expression of interest na nasa website. Ito po i-post din natin dito po sa ating Zoom para makita ninyo kung paano siya, makita nyo ang link para siya mapuntahan. At from Aka Pamilya, ayun din po. So, ang time frame ay hanggang August 1. Meron din pong nag-raise hand, Miss Carol Galvez. Pwede na. Nasisinig po ba ako? Ang tanong ko po ay, meron po bang page limit ang EOI? Una, ang pangalawa, ano po ba ang period o time covered nito? Kung sakali, ito po ba ay magsisimula ng 2023? Pangatlo, ang lingwahe po ba ay sa wikang Pilipino? Yun lang po sa ngayon. Hindi ko marinig, Sai. Maraming salamat sa iyong katanungan. Mayroon kang tatlong tanong, no? So, unang-una, walang page limit, no? Pero syempre, pinakamahusay kung mapapaigsi nyo. Hindi naman labanan ng pahabaan ito. Ang pinaka-importante ay kung paano nyo ika-capture ang mensahe nyo sa bawat katanungan, no? So, yun, hindi namin kayo tinakdaan ng 100 words o kumbaga 50 words sa bawat katanungan, no? Bahala kayo. Ang importante, ma-bring about niyo yung message niyo. Pangalawa, syempre, ang target natin, pagka naanuhan niyo yan, nakapagsumiti kayo ng August 1, September, i-announce na namin kung sino yung mga na-select, no? Ibig sabihin, yung magiging mga awardees.
at maaari ninyong ipatupad yung inyong proyekto sa loob ng isang taon, no? So ayun. Ano yung pangatlo? So dialect. Ay naku, wala kayong problemahin dito. Hindi nyo kailangang magpakahusay sa Ingles sa pagsusulat ng inyong mga proposal. Mari kayong magsulat sa Tagalog, sa Cebuano, no? Bahala na po kami kung paano po namin siya, kumbaga, susuriin, no? Ano pa mang lingwahe yan. At kung meron naman pong mahihirapang magsulat, pwede din kami tumulong, no? Ikwento sa amin kung ano yung ninanais yung proposal at kami na po ang tutulong sa inyo sa pagbubuo nito. Yun po. Salamat. Salamat po, Miss Lou. At of course, ang nagtanong, Miss Carol. Meron din pong katanungan si Miss Mary Ann. Meron po bang priority programs or advocacies ang community fund tulad ng education, livelihood, person with disabilities empowerment, etc.? So yun, maraming salamat sa katanungan. Yung pong range at yung pinaka-inaasahan po sana na mapaloob at tutukan ng programa ay yung kanina pong medyo may karamihan kong binanggit. Pero tama po kayo, napakahalaga sa amin na makapture kung ano yung empowerment na pagsikap na gusto nyong gawin, whether sector or sectors in the community o ng buong mga komunidad, no? So, wala po kayong poproblemahin doon. Siyempre, kung makakatulong din sa komunidad ang usapin ng livelihood, maaari rin po yun. Lalo na kung ang mga mai-involve po ay yung ang ating mga kawimenan, no? Ang ating pong mga kabataan na ninanais po talagang magsikap, makatulong para sa kanilang komunidad, bukas po yun, no? Thank you. Miss Lou, how about po yung mga continuing program? Pwede rin po ba sila na isama dito sa AECSF? Nabanggit ko rin kanina na maaari rin talaga yung parang mga programa na halimbawa parang natapos na yung funding pero magandang maipagpatuloy pa. Pero syempre, ang pinakamahalaga dito, may kaugnayan po dun sa apat nating binanggit kanina na maging sentro sana ng inyong proposal. Yung usapin ng localization, yung shifting the power, yung pong sustainability, and community philanthropy. Huwag po natin kakaligtaan yun. Kasi yung po yung pinakaubod ng programa o pinakapuso ng programa. Salamat po. Si Miss Cathy, of course, and si Sir Jay, pwede rin pong sumagot. Ano? Meron po bang maximum na bilang ang grants sa ibibigay sa unang round? Miss Cathy? Yung hindi po kasi natin masabi ngayon kung unang round lang ba or may succeeding round pa, no? Kasi nag-deadline tayo ng August 1. Pero base dun sa pinakita ni Tita Lu kanina ng mga type of grants na susuportahan natin, yung pinakamababa kasi doon $5,000 at ang pinakamalaki $20,000. So kung tama po yung aking math, sana tama, pag dinivide, pag lahat po ay nag-apply dun sa minimum natin, ang pinaka mukha pong aabot tayo ng paki-quick division naman, no? Baka 60 organizations kung lahat po mag-a-apply for a $5,000 level. Pero kung yung 20,000 po, mukhang 18 na organization lang yung kayang suportahan ng ating pot. So, tinitignan po natin na yung range ay mula 18 hanggang 60 organizations yung makakatanggap ng pondo. Kung hindi po ganon karami yung abot ng August 1. Halimbawa lang po, hindi ganon kadami. Titignan na posible magbukas for second round, pero sana po lahat ng proyektong isusumite ay matapos bago mag December 2023. Sana. Okay, thank you po, Ms. Cathy. Napaka-flexible po, no? Kaya talagang napakagandang, ano rin to, oportunidad para talagang magsumite po tayo.
Oo, ina-mention ko lang, baka po ano, kasi tinatry rin po talaga natin. Ang gusto ko yung sinabi mo about flexibility and para mas siguro i-challenge natin yung existing structure and system na paggamit ng English, dapat nakasulat, dapat yung ganito. So, inihikayat po namin talaga na mag-apply gamit yung sa tingin nyo pinaka-angkop, no, pinaka-appropriate sa inyong pamamaraan para ikwento, para sabihin yung mga gusto nyong gawin. So, kung ito ay vlogging, yun lang yung alam ko, wala na ako, alam na iba. Audio recording, tinatanggap po namin yan. Basta sagutin nyo lang po sana yung mga katanungan na nakahanay dun sa Facebook mic, no, or sa website po ng CDP. Pakibisita. Alright, thank you po. So, 18 to 60. Ang expressions of interest na pwede po natin na makuha, no, mapondohan. All right, at nag-send rin po si Engineer Derlito, nabanggit po ni Miss Kathy, pwedeng-pwede po ang audio and visual presentation. Basta po masasagot. Engineer Derlito, okay din po ang TikTok kung gusto niyo. Biro lang po. Pero alam ko pong kayang-kaya niyo 'yan. Using multimedia ang sabi pa niya. Thank you po. From Miss Elizabeth, maraming salamat sa pagbubuo ng ACSF. Matagal na itong hinihintay. Yes, salamat po. At sa pagkakaintindi ko, wala pong priority issues, ano? Ano ang project cycle at funding cycle? So, kanina po, nasagot na rin po ito ang project cycle at ang funding cycle. So, may dalawang batch, pero you can submit as much as you like. Ayan. And wala rin pong priority issues. Although may binanggit po kanina, no, na yung pathways natin. At yung makaka-contribute dun sa four na konsepto na ating sinasabi, which is yung localization, sustainable sustainability, community philanthropy, and shifting the power. Ayan. Thank you po. Alright, from John Bon, this is from Samahan ng Tatlong Tribong Kababaihan sa Aliosa, North Cotabato. Tanong po namin, yan, if possible, lists or suggestions kayo para sa pagpili, pagpipili ng ipopropose. Meron po ba tayong suggestion para sa pagpipili po ng ipopropose? Mukhang wala po, ano? Wala naman po. Anything. Oo. Kayo naman po ang magdidikta kung ano po ang inyong pangangailangan base kung nasaan po kayo. So, yes. Community-led action. Miss Kathy? Opo. Ayaw po kasi nating parang diktahan. Yung sinabi ni Tito Lucho at ni Jay kanina, ayaw nating diktahan na kung ano yung gusto nilang gawin. Pero yung pwede po namin sigurong maitulong, bukas yung technical team ng CDP para mag-brainstorm. Baka kasi hindi pa masyadong malinaw sa kanila ano yung apat na binanggit. Paulit-ulit natin to para ma-memorize natin yung localization, shifting the power, community philanthropy, and sustainability. Kung hindi po nyo nakikita kung paano yung current nyo ginagawa ay papasok o aantla dun sa apat, bukas po ang linya ng CDP para tulungan kayong mag-brainstorm. Yun po yung aming suporta naman. Alright, thank you po, Miss Kathy. Ayan, nasagot na po ang tanong ni Miss Elizabeth at ni Miss Luisa. Ayan, meron pong may nag-raise hand po na tatlo. Unahin ko po si Miss Karen. Pwede na po kayo magsalita. Wait lang po. Pwede na po. Pwede na lang po nating i-unmute ang atin pong Zoom. Miss Karen? Ayan. Baka mahina ang signal. Sige, babalikan po natin si Miss Karen. Unahin po natin muna Sir Ruel Hipulan. Okay, mayong hapon. Magandang hapon po. Na-inspired po kami sa programa po ng programa po ninyo. In fact, kakarating ko lang galing sa meeting ng mga civil society organizations wherein karamihan sa kanila mga maliliit at nagsimula po lamang. At ito, kadalasan ito mga biktima po ng mga dilubyo, mga
Sir Well? Hello po. Medyo mahina po ata ang signal ni Sir Well. So, balikan po natin. Yes. Or i-chat niyo po. Ang kailangan sige po. Ang dalawa, may dalawa po silang pangangailangan. Number one, maliit na kabuhayan nila. Pangalawa, yung mga kagamitan nila sa pag-responde sa panahon na sila ay nagre-responde sa mga calamities. Yes. Ayan po ang dalawang kahilingan kung pwede po bang makapasok sa programa po na ito. Sir Ruel, hayaan po nating sagutin. Thank you po sa pag-raise po ng question na ito, Sir Ruel. Sagutin po ni Ms. Cathy. Sige po. Yung ma-offer lang po namin, baka po pwedeng i-chat namin sa inyo yung line kung saan nyo kami pwedeng tawagan para po pagkatapos, hindi naman po immediately ngayong hapon, pero pagkatapos po ng pagpupulong, babalikan po namin kayo para maumpisahan natin yung pag-uusap, para mag-brainstorm nung inyong gustong gawin na papasok doon sa apat na binabanggit namin. Themes no nung pondo ng programa. Thank you, Ms. Cathy. Sir Jay? Banggitin ko lang, no. Salamat sa mga tanong, no. Yung gusto ko lang banggitin dito, no. Dagdagan ko lang na yung hinahanap din kasi gusto kong balikan yung sustainability, no. Kasi feeling ko naman, no, depende na lang sa selection committee at yung criteria, pero pwede naman sa proyekto yung pagbili ng mga ibang gamit, pero hindi, wag natin ho isipin na ito ay mga one time or mga regalo, no. Yun nga eh, kaya kagaya ng nabanggit ko, hindi ito pondo na para kailangan namin ng ganitong bagay, oh, apply tayo. Hindi ho sana ganun. Sana may long term na mas sustainable na proyekto, no. Kasi hindi nga ho ito regalo. Ang naisip namin ay catalytic, no. Ibig sabihin ng catalytic, konting tulak, kumbaga parang bola yan, no. Tutulak mo para tumuloy-tuloy. At gusto namin tuloy-tuloy lang ng tuloy-tuloy yung pag-ikot ng bola, no. Pero kasi pag ginamit lang ito kunyari sa isang kasangkapan at doon na nagtatapos, hindi ho, palagay ko, hindi ho yun ang gusto namin. Hindi siya yung one time big time or ano. Yan. So ang mga proposal na gusto makita siguro ng selection committee, may sustainability. Ako palagi ako, no, lahat ng aking kunyari kasama ako sa mga evaluation committee, palaging sustainability yung inaano ko. Kasi tapos na yung dati kami sa USAID, no, nagpapagawa kami ng mga, nagbibigay kami ng ganito sa gobyerno, etc., etc. Part kasi noon, diplomacy, no, maganda rin yung regalo, no, pero medyo umaalis na ho kami dun sa mentality na regalo, no, yung bigay. Kasi hindi nga, ang tingin namin sa mga communities, hindi kayo beneficiaries, partners, no, at yung tulong namin, konti lang, tulak lang. So yun, gusto ko lang ma-impart sana yung ganong mentality, no, na we want to see yung sustainability, hindi lang mga paggastos sa mga one time short term needs. Thank you po sa paglilinaw, Sir Jay. Okay, ngayon po ay nagtaas din ng kamay, Miss Karen, nandito na po ba kayo? Miss Karen? Pwede po ninyong i-unmute ang inyong sarili. Wala pa po. Si Phoebe? Good afternoon po. Good afternoon. Maririnig po ba ako? Yes po, loud and clear. Salamat po. Kami po ay sa Signpost at dito po kami sa Iloilo. Gusto ko sanang magtanong, dahil nga maganda talaga yung konsepto at saka yung opportunities para sa mga maliliit na mga CSOs na gustong magbigay ng empowerment at saka development na sa community. Gusto ko lang magtanong kung pwede ba yung mga like
yung project component includes infra, like for example, water system na mag-i-i-i-i-run ng mga kababaihan o mga young people, pwede ba itong isama sa ating mga pwede i-propose? Pangalawa, syempre during the course ng project implementation, meron tayong mga trainings at yung mga honorario minsan na ibibigay natin sa resource person, pwede ba nating i-include din ito sa ating mga proposal? And number three po, pwede allowed ba tayo na magbigay a portion of this sa like honorarium sa mga sa staff na ma-assign sa proyekto? Yun lang po. Thank you very much. Thank you po, Miss Phoebe. All right, Miss Lou. Salamat. Hello, PB. So, Pebby po. Sorry. Oh, February. Pebby. Ah, Pebby. February. Yes, ma'am. Yes, Pebby. Ang cute ng pangalan mo. Sige. So, yung katanungan mo, kaugnay nung tipo ng proyekto na parang parang kinukonsideran nyo, no? Sa isang banda, halimbawa yung nabanggit mo yung usapin ng water system, kinikilala natin na talagang basic necessity ito, no, ng mga komunidad, lalo na dun sa kalagayan na, kumbaga, niwala pa talagang yung level 3 na sistema ng tubig na makakapasok talaga mismo sa bahay-bahay, no, kundi yung malayo pa yun, nasa parang shared pa lang, no. So importante 'yon, no. Pero kailangan talagang ano 'yon, kumbaga pagkaisahan at talagang suriin ng komunidad na kung ito talaga yung pinaka nakikita nilang kailangan at kagyat na tugunan, no, at na kung saan matutulungan ang maraming bilang ng mga pamilya o household dun sa lugar, no. So yun, yung ano pa yung sumunod niya, mga trainings natin po na mabigay tayo sa resource person, parang ganun. Oo, yung usapin ng honorarium sa mga trainers, kasi ganito po, no, yung mga people's organizations, actually, ano po yan eh, ang pinakamalakas po sa kanila ay volunteerismo, no? Actually, hindi po yan, kumbaga, nagpapabayad dun sa ano pamang oras, talento na ginagamit nila para makatulong yung dun sa kanilang komunidad, no? Pero, syempre, meron po talaga mga CSOs na nag-a-assist din po ng mga ilang mga people's organizations or communities na mga ngailangan somehow ng parang ano pa mang pwedeng maibigay sa kanila, no? So, ang pinakapamantayan po natin, ayaw po natin na ang malaking bahagi ng pondo ay mapunta po sa mga honorarium ng mga kumbaga tumutulong, no? Kahit tumutulong sila, pero ayaw po natin na doon po mauwi, you know, yung malaking bilang ng proyekto. Kailangan po iyon ay mapunta po sa mga capacity building, no? Pwede ding livelihood endeavor na makakatuwang doon sa mga komunidad o makakatulong para sa pag-oorganisa ng maraming bilang ng mga komunidad sa isang lugar na merong pagkakapareho ng mga issues na kailangan talagang masolusyonan, no? So, ganun po yun. Pinakamaganda, ano lang yun, kumbaga hindi po siya kakain ng malaking bahagi ng pondo na makukuha po sana sa ACSF. So, ayun po. Salamat. Yes, ma'am. Pwede pang, ano, yung isang question pa, ma'am, kung pwede. Yung pwede ba yung sa CSO natin na yung staff na yun nga sa organizing, pwede ba siyang mag-receive ng allowances just in case? Kung
Kung allowance lang po, ay baka maaari naman. Kasi ibig sabihin, ang buong panahon po niya ay gugugulin po niya dun sa pagsisikap na maabot po ang maraming mga bilang na doon sa isang komunidad. No? Maari naman po. Hindi naman po siguro yun kalakihan kagaya ng mga sweldo ng ibang mga nasa iba pang mga mas malalaki na mga CSOs. No? So, yun po. Yes po. Gusto ko yung salamat po. Dagdagan ko lang din yung sagot ni Lu. No? Very interesting at relevant yung question. No? Ang magandang itanong doon is, okay naman yun, no? Kumbaga allowable, kumbaga yung ganong expenditure. Pero in the long term, pag baka naman masanay, no, yung organization na may allowance yon, tapos pag natapos na yung proyekto, saan na tayo kukuha or titigil na? So again, yun yung magandang isipin, no? Pwede naman napaka-flexible ng funding, di ba? Pero isipin natin, baka mamaya nagke-create ng dependency. Yun ang ayaw natin. Kasi nga, dapat, kumbaga, ang ako, pananaw ko dito, sana tumayo mag-isa yung proyekto kahit wala yung or kumbaga parte lang siya, hindi nakasalalay yung success nung movement or nung proyekto dun sa pondong i-apply. Kumbaga supplementary siya. At hopefully yun nga. Okay naman yun, pwedeng siguro. Ito kunyari lang, no. Or tip na rin. Siguro allowance, tapos eventually hanapan paano nyo papalitan eventually, no? So yung mga ganong pag-isip, no? Na again, palagi ako, medyo makulit ako palagi sa mga pag ako nag-assess ng projects, paano sustain? Sige, pupondohan nyo to ngayon, eventually gusto yung buyin to, paano nyo kayo na mismo yung eventually magagastos dito or kung ano bang sustainable. So and salamat po sa question, no? Yes po. Kasi ang concept naman kasi ng project, sir, this is a meron siyang livelihood component na para pag wala na yung CSO talaga na nag-o-organize, yung mismong income nila ang mapapatuloy doon mismo sa mga community volunteers natin sa kanilang operation. Thank you po. Thank you po, Ms. Febby. At ang susunod po, may katanungan from Lead Inc. At ito po ay related din sa tanong po ni Sir Carlos Tulali. So, ang una po niyang tanong, do we have to find our own fiscal sponsor or support organization? Or will AAT help us connect with a sponsor? Second question, how do we get in touch for technical assistance? At pangatlo po, do we need to fulfill all priorities na binanggit, which is ang community philanthropy, localization, sustainability, and shifting the power? Miss Cathy? Doon po sa una, yung sa kailangan ba nilang humanap ng fiscal sponsor, depende po kung may kilala na talaga sila. Ideally po kasi sana tumitingin rin tayo kung ano na yung mga inisyatiba na may ugnayan na, no? Kasi kasama yata yun sa mga tanong eh. Pag tinignan po yung outline questions natin, may tanong doon about sino-sino na yung mga naka-partner na organization or mga partner partner organizations. So, maganda po sanang kayo mismo yung humanap ng kapartner dito. Para rin, siguradong may level na ng, pwedeng magtulungan in the future or pwedeng lumawak to, yung binabalik-balik natin na beyond this project, paano magpapatuloy yung partnerships, no? So, umpisahan na natin ngayon. Pero kung wala po talaga, halimbawa lang na lahat ng kilala nyo unregistered, pwede naman pong idulog yon sa CDP at tutulungang i-match, no? For example, kaya nga po rin humanap ng mga diverse na selection committee na may focus on women, may focus on disability inclusion, disaster response, baka may pwede nang umpisahang ugnayan dito sa mga thematic areas na ito. Yung technical support po, ibinigay po ng isang kasama na sa CDP, yung kanilang cellphone number at email address, Mike, no? So, pwede po silang mag-text doon or mag-email or tumawag.
para sa kailangan nilang tulong. May na-miss po ba akong tanong? Okay naman okay. Po, nasagot po yung tatlo. Okay po. Thank you, Miss Cathy. Ang susunod po nating katanungan, meron pong nagtatanong kasi due to large scope of sectors, ito po sinabi natin kanina, ang possibility ng pag-submit ng marami, higit sa isa, at least na expression of intent. Lalo na kung ang inyo pong organisasyon ay may specific area o community, pero meron din po kayong national na advocacy. Pwede po ba ito? Isa pong katanungan din to ni Miss Cherry kanina na kung po pwede po bilang isang national org din. Miss Lou? Sa palagay ko, kung ang halimbawa, may parang local chapter, yung isang national formation, no, nung whether people's organizations or kumbaga, ano yan, parang a part of kumbaga, network of CSO, no? Magandang pag-usapan kung halimbawa interesado ang national formation to submit proposal at ganun din merong interesado sa mas maliliit ng mga local chapters nila, baka magandang mas bigyan daan ng national yung mga local, no? O isa o ilan man yan ng mga local chapters kesa yung national ang magsumite. Although, syempre, bukas din naman talaga yung ACSF for national networks kasi nga, kung halimbawa ang nais nilang isubmit na proposal ay pumapatungkol sa advocacy and campaigns for influencing, syempre, ano din yun, maganda din yun, no? Malaking bagay din yun. No? So, pero kung yun, sa isang balangkas kayo ng setup, magandang pag-usapan nyo yun para hindi, kumbaga, magkaroon pa ng parang competition, kumbaga internally, no? Kumbaga sa pagitan ng dalawa. So, yun na ba? Isa lang. Okay. Thank you, Ms. Lou. I think related po doon ay may isa pong tanong dito na pwede po bang ang mag-apply ay yung CSO o pwede po ba silang mag-apply for a different community? Maaaring mag-apply ang DAMPA specifically para sa iba pang orgs pwede ang community orgs ang mag-apply. So para po ito sa mga community na meron na talagang CSO partner. So pwede bang mag-apply yung CSO para dun sa community na yon o dapat ay yung community mismo ang mag-a-apply? Pinakamaganda kung yung komunidad ang mag-a-apply. Ia-assist na lang siya ng CSOs na bahagi din siya o parang kumbaga tinutulungan siya o kumbaga bahagi din siya, no, in terms of halimbawa meron silang common agenda etc or common program, no. So pinakamaganda yung komunidad talaga, hindi kailangan yung ano yung CSO. O kung isang alliance naman siya, pwedeng pangbuong alliance pero magbe-benefit yung lahat ng mga chapters niya para matuwangan doon sa mga pagsisikap nila bilang isang malaking formasyon at the same time natutulungan din yung mga bahagi o mga local chapters niya. Alright, thank you po, Ms. Lou. Ms. Mina, meron po kayong katanungan about the process for organizations without bank account. Ito po naman ay nabanggit rin po kanina, no, na po pwede po namang kumuha din ng fiscal sponsor para po makatuwang po ninyo dito sa inyo pong pag-i-implement kung sakali pong kayo ay mapili. Ang katanungan ni LK, for the partnership grants, ibig sabihin po ba nito ay dalawang CSOs o pwede po na magkatuwang ang isang CSO at INGO? Because I understand the application is limited to grassroots organization. Tama po ba? Salamat sa katanungan, no? So, siyempre, batay sa pagtatalakay din natin kanina, dinidiscourage natin na mag-apply ang INGO, no? Kumbaga, o kahit nga yung mga CSO na medyo, ano naman, kumbaga, nakakapag-access naman ng funding, ipaubaya na natin ito dun sa para masubukan ng mga maliliit na CSO at mga grassroots organization
na talagang makapag-apply for funding, no? Thank you po, Ms. Lou. By the way, ito pong ating discussion ay pwede nyo pong balikan dahil ito po ay nasa naka-live stream sa Facebook. So pagkatapos po ng ating live stream ay pwede nyo na pong bisitahin ulit ang Facebook po ng CDP para panoorin po ito. Para po ito kay Ms. Med. Ayan. Thank you. Ang katanungan po ay galing naman sa Cordillera Carbengan. Ayan. Sa Cordillera Human Rights Alliance po ito, dahil maraming mga women human rights defenders na nawala ng pangkabuhayan dahil sa COVID-19 pandemic, iniisip ng organisasyon na magsagawa ng livelihood program para matulungan sila sa pag-aangat ng kanilang pangkabuhayan at makatulong sa pamilya, lalo at sila din yung members ng People's Organization na tumitingin sa pangkabuang sitwasyon ng komunidad. Salamat po. Yes, pwedeng po kayo mag-apply. Ayan. Thank you po. Marami rin po nagtatanong no, at mukhang napakaraming ideya na lumalabas. At kanina po ay meron from BOSA. Sila po ay gustong mag-propose ng kanilang sentrong pamilihan ng mga community. So napakagandang idea po nito. At meron din po kanina binanggit, I think ito ay si Sir Ping. Ano? Meron silang community digitalization project to bring back to pre-pandemic levels of awareness on CBDRM to build actions for locally led response and preparedness. Napakaganda rin po nito. Oo. Yun na po yung level ng tanungan eh, no? Kung pwede na ito. Napakaraming idea. So, napakaganda. At I think dahil din po sa discussion na to, ay mas mapapalalim din natin at mas marami pa tayong pwedeng madiskubre sa ating mga community at ating mga ginagawa na existing na ng mga community action, ano? Community-led actions. So, meron pa po bang mga katanungan? Tinitingnan lang po natin. Yes. Opo. Ah, meron pa pala. Ito. Mula po sila sa Lower Tiparac Organic Organization. Pasok po ba sa maaaring pondohan nitong proyekto ang pagpapalawak ng kaalaman sa organikong pagsasaka tulad ng locally led trainings on SRI o Systems of Rice Intensification for neighboring high-risk barangays? Pagpapayabong sa nasimulang agribusiness ng organisasyon sa pamamagitan ng patuloy na paggawa ng organikong fertilizers o pataba at pagpopromote nito sa local na kasamahan na hindi pa exposed sa organikong pamamaraan. Pagbubuo ng community garden palayamanan concept bilang isang mitigation at preparedness initiative na makakatulong sa pag-secure ng pagkain, lalo na sa panahon ng pagbaha. Mukhang nandito na po yung concept nila. Andito na agad. Ready to submit. Thank you po. From Lower Tiparac Organic Organization. Okay, from Northern Samar, Sarayo Forest, young registered local NGO po kami within our municipality and partnered with PO within our barangay. Pwede po kami mag-apply? Ang fiscal sponsorship po ba ay ibig sabihin sa registered lamang? Miss Cathy? Jay, hindi ko po naintindihan. Yung registered organization po sila. Registered organization, yun ba yung sabi niya? Sila po ay registered local NGO within the municipality, pero may partner po silang PO within the barangay. So, ang tinatanong po ba natin ay para po sa atin as registered local NGO na mag-a-apply o dun po sa hindi pa registered? Sa SEC po ba ito na pinag-uusapan natin? Magandang question po yan. Yung registration po natin, mainam kung SEC. Pero kung halimbawa po in an absence of SEC, I think CDP is open to accept local registrations from the local government units or open rin po yung apat na registration, yung either DSWD, HLURB, DOLE, CDA. So yun po yung apat na registering organizations or local LGU registration. Okay, marami pong salamat.
Thank you, Ms. Cathy. Meron pong tanong si Sir Carlos. Can a national NGO be a fiscal sponsor of the applicant group na unregistered that is based in the same community or area where the national NGO also operates? Yes. Yes, Sir Carlos. Pwede, pwede po. Okay. Meron pa ba? Ayan, marami-rami na po. Ano? Hello po sa lahat na nanonood. Ayan. Medyo, ano no, I think papanaginipan na lang ng kaunti to, tapos isusulat or i-video record, sabi nga ni Engineer Darlito. Ready-ready na siya. Okay. So, meron po pala kanina tanong about yung sa volunteer support. Meron po bang percentage ceiling for volunteer support as tokens? Sa tingin namin, ang pinaka-importante doon, sila ang magtakda. Kasi ayon yun sa sitwasyon at pangangailangan nila. Pero syempre, pwede din namang magmungkahi, no? Pero magandang magmula talaga sa kanila yun. Yeah. Thank you po, Ms. Lou. At kung meron po kayong mga karagdagang katanungan pa po, ay naka-flash, ibibigay po sa inyo dito sa ating Q&A din na part ng Zoom ang numero kung saan po kayo po pwedeng magtanong at ang email address. Ayan, para po sa nagtatanong at kung saan pwedeng magtanong. Ayan. Okay? Meron pa ba? Hello? Hello po, Engineer Andrew. Ay, si ano to? Hello po, Engineer Rimando. Thank you. Do you also have examples of projects that encompass this? Particularly siguro po yung mga binabanggit na principles, no? Na kung saan nakaka-contribute ito. May examples po. Napakarami po examples. Ito po kaninang mga binabanggit po ng ating mga kasamahan ay talagang tingin natin ay nakaugat doon sa mga prinsipyo na kanina ay binabanggit po natin na apat. Ano? So, paano na lamang ito bubuoyin into a proposal o ang ating idea for this. Okay. Meron pang nagtanong. Wait lang po. Pwede daw po bang i-post yung link diretso dun sa outline sa ating website? Hindi na po hahanapin pa. Request po ito ng community. Yes! Yes na! Yes po! Pwedeng-pwede po. For community philanthropy, yun po yung tinatanong na example ng proyekto o activity na related sa community philanthropy. Opo, kasama po ito sa serbisyong ibinibigay po natin. Pwede po tayo mag one-on-one na pag-uusap. Pwede po lang kayong mag-contact doon po sa binigay na number o kaya ay email. At pwede po nating pag-usapan kung ano po itong ating idea na niluluto. Ayan. Okay. Isa po sa bahagi ng secretariat po ang makatulong po sa inyo kung kayo po ay may mga katanungan, gustong magpa-mentor din o kaya naman ay mas kilalanin pa ang anong kung ano itong community philanthropy. So pwede po niyo po kaming sabihan po at kontakin dito. Yes, please. Thank you. Thank you din, Alexandra. All right. So, kung wala na pong katanungan, mukhang wala na po, naubos na talaga namang naunawaan na at excited na ang lahat sa paggawa ng kanilang mga expressions of intent. So, dahil po riyan, kayo po ay gusto naming pasalamatan lahat sa pagtutok po dito sa ating launching ng Abot Kamay Community Solidarity Fund. Kami rin po ay excited na makasama kayo, makausap at makapag-discussion po tayo, no, tungkol po sa inyong mga ginagawa at excited po kami matuto mula rin po sa inyong mga praktika. So, tayo po ay buhay. Of course!
Ay, maraming salamat po. At in behalf of ating resource speakers po na nandito, muli, ako po si Ina. Yes, andito po ang ating selection committee at ang ating mga kasamahan, representatives mula sa iba't ibang ahensya na bumubuo ng ating programa. Yan, nakikita po natin sila. Makikita pa natin sila, no? Sa napakarami pang pagkakataon. So, keep in touch po. Ayan. So, muli, kami po ay nagpapasalamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Ingat po tayo. Thank you po. Bye-bye.